Araw mga idol, ganito talaga ang buhay dito sa abroad, kailangan na madiskarte. Ayan, meron ho tayong dalang 10 kilong chocolate. Ayan, chocolate yan, nabigay ng aking amo. Ayan, medyo kapagod. Buibigay na yung hawakan ng plastic, kaya ano, pinasan ko na. Wala nang hiya-hiya. Di ko kasi pwede ilagay dyan sa siminto. Kasi matutunaw. Padala ko pa to sa Pilipinas. Ganito talaga ang mga OFW, diskarte. Para yung ating nasa Pilipinas ay mapasaya po natin. So, ganito yung kalakalan dito sa abroad, mga idol. Talagang kailangan diskarte. Sipag at syaga lang, mga idol. Ayan. Ito yung mga challenges sa ating buhay dito sa abroad, mga idol. Ito yung mga pagsubok lamang para pag uwi natin sa Pilipinas, buong-buo na naman yung ating loob. Nagtitinginan ako ng mga tao, mga idol. Eh, ako lang mayroon dito ang pinapasan. Kasi paglagay ko to sa siminto, mainit. Yubin ngayon, napakainit. Matutunaw. Ito kasi ay chocolate na pwedeng pang ano, yung ginagawang mga inumin. Mga parang hot choco na masasarap. Pwede rin kainin ng hilaw. Para itong mga nips na maliliit. Pero napakarami ang laman nito. Kaya ang bigat. 10 kilo ito. Tingnan nyo, ang liit lang nito. Pero ito ho ay 10 kilo. Wala na hong hiya-hiya. Nakita ako ng damo. Lalagay ko muna. Medyo yung aking nilalakaran is mahaba-haba. Ganito ho dito sa abroad. Hindi ho masarap ang buhay. Or masarap naman. Depende lang sa diskarte. Ayan. Oh yeah. Oh. Grabe. Kahanap ako ng damo. Kaya ayan, ayan, no? Ayan, ayan, no? Padala ko doon sa Pilipinas. Yung sa aking mga mahal sa buhay para sumaya sila. Ayan, liit lang yan, pero just imagine ang ano na ito, 10 kilos. Maliliit ito yung mga idol. Oh. Ayan, bilog-bilog. Imported ho yan. Galing po yan ng Lebanon. Oh, Lebanon ba? Basta doon sa mga supplier ng mga sikat na chocolate. Galing ko doon sa metro station. Mga idol, pag mayroon kayong oras, siguro hindi naman mabigat yung aking ihingi sa inyo na isang favor lang ho, ay sana naman ay pa-subscribe sa ating YouTube channel para pagdating natin sa Pilipinas, apangan nyo yung ating mga for good business na gagawin. Magiging isa na rin tayong example sa mga uuwi sa Pilipinas na ang Pilipinas ho ay meron din opportunity. Yan ang aking gustong ipakita sa ating YouTube, na sa Pilipinas ay mayroon opportunity. Nasabihin ng iba mahirap sa Pilipinas, ganoon ganyan. Ako ang roles ko, mga idol, tayo mga Pilipino ay madiskarte ho tayo. Sabi ko nga, hindi ho tayo itlog na pag binalik sa Pilipinas ay mababasag. O ganun lang buhay. Kahit saan naman na lugar po tayo magpunta, kahit pumunta tayo ng US, sa Canada, sa Australia, kailangan mo naman talaga magtrabaho. Kailangan na doble sipag. Ganon din niya sa Pilipinas, mga ka-farmers. Kaya ka-farmers ang tawag ko, kasi ang late farmers kasi ang pinangalan ko sa aking YouTube channel. Kasi yun nga, balak kong bumalik sa bukid. Balak kong magtanim sa bukid.
pag-alaga ng manok, pabo at kung ano-ano. So sa ganung paraan ay ayun, pwede tayong kumita. Depende po yan sa market strategy na ating gagawin. Sabi ng iba, walang pera sa ganyan, mahal ang feeds. Depende po yan sa marketing strategy na inyong gagawin. Kung wala kayong marketing strategy na gagawin at maghihintay lang kayo ng bibili, maghihintay lang kayo kung anong darating, wala ho. Kaya kung sa lahat naman ng business, kailangan talaga may market. Kung hindi kayo marunong sa market, wala kayong pupuntahan. So ang punta dyan is bagsak. So mabalik po tayo dito sa chocolate. So after mga ilang months ay makakarating yan sa Pilipinas. So shoutout po sa aking mga minamahal sa buhay. Sana ay okay lang kayo dyan. At syempre, so sa mga ating mga subscriber, kayo ang aking bahagi ng aking buhay na rin. So maraming maraming salamat sa inyo sa magsusubscribe sa ating YouTube channel. So ayan, relax lang tayo. At alam nyo ba, dito sa aking inuupuan na ito, napakainit, humid. So hindi nyo maintindihan kung hindi pa kayo naka-experience ng disyerto ng Dubai, ng Saudi. Pag hindi pa kayo nakapunta, hindi nyo maintindihan ang humid. Kasi ang humid dito is parang yung galing ka sa aircon. Ako pag galing ako sa aircon, kasi nakasalamin ako, pag galing ako sa aircon, paglabas ko sa mainit, itong aking salamin is magmumust yan. Wala akong makita, blurred yan lahat. Kaya ganun yun kainit. Matagal na kasi ako dito sa labas, kaya hindi na siya nag blurred. So ayun lang mga idol, oh. So pagod na pagod tayo. Wala, marami nagtitinginan sa atin. Alangan eh, pilitin ko yung katawan ko. Grabe, maghapon akong nakaupo, more than 10 hours akong nakatayo dahil sa paggagawa sa mga dambuhalang buke. Pero ito pa rin, lumalaban. Siyempre, ganun tayo eh. Feeling natin okay lang tayo eh. Feeling na nasa Pilipinas, ayos lang tayo eh. Pero ayos lang naman tayo. Pagod lang, sabi nga nila, pagod, itulog lang natin. Wawawala din yan. So yun. Pero pag tinulog ko, pag gising ko ng bukas ng umaga, parang pagod pa rin dahil sa bigat ng aking trabaho. Pero yun nga, choice natin to eh. Pwede naman tayo umuwi sa Pilipinas, mabubuhay naman tayo. Kahit tambay, nakakakain ng 3 beses isang araw, tayo pa kaya na dumidiskarte, di ba? So kahit saan lugar, para sa akin, yung mindset ko kasi, kahit saan lugar, kahit saan tayo magpunta, basta't madiskarte po tayo, masipag, matyaga, siguradong makakaraos po tayo sa pang-araw-araw na gastusin at pang-araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya. So ayun lang mga idol. So ano, sana naman may pagbigyan nyo ako at subscribe nyo yung ating YouTube channel. Abangan nyo yung ating mga ibang vlogs at inspiration video para sa ating mga kababayan. Maraming salamat at salut po sa inyong lahat.